magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin po mga kababayan. Ito pong actually karugtong lang nito eh. Yung leak audio po. Mga kababayan. Yan. Ito yung leak audio po, yung conversation ni Nina Maharlika diyan sa interview. Hindi ko maintindihan paano napunta ito kay Maharlika tong conversation na to. Okay? Yung nagets ko na kung paano napunta kay Maharlika yung sinasabi niya na pagkalasing daw si Attorney Lisa, nagsesend siya nung kung kani-kanino namamali siya ng pagpapadalhan. Yung kagaya nung kumakanta si Sarah, si VP Sarah. Tapos kinuna niya ng video, tapos sa ang caption niya, tingnan mo to kung ano-anong ginagawa. Wala hong masama doon. Okay? At yun daw po is by mistake na ipadala, di ba? Na ipadala sa mismo kay VP Sarah. Alam niyo, abogado yung tao. Padadalhan niya kapwa niya abogada kung meron siyang evil motive. Di ba? And besides, at the time, during the campaign period, maganda yung samahan nila, maayos. Sabi nga nung nakaraan ni Mami Peng, magagawa mo lamang yan kapag komportable kayo sa isa't isa. Hindi ba? Oh, parang kami rin magkakaibigan ganun eh. Sabi ko nga eh, sample ko nung kick-off rally nitong Bagong Pilipinas. Oh, aga-aga namin dumating doon kasi gusto namin makunan yung mga tao na alas 6 pa lang yan magdadatingan na tanghali pa bubuksan yung gate. Kawawa naman at talagang sanay naman kaming makita. Nung una, nagugulat pa ako na ganyang kaaga ang mga Marcos loyalists. Naawa ako kasi ang aga nun, natatanda na sila. So punta kami ron, maaga kami nakapasok. Nung tanghali na, nung magtatanghali na, mag-alas 12 na yata yan, pagod na kami gawa ng init. Tapos alas 9, binuksan na yung gate dahil marami ng tao. So nahiga kami ron sa puno hanggang sa picture ako. Pinadala ko sa GC namin yung picture namin. Nila Go Philippines. Oh. 'Di ba? Oh, kung may masama akong intention doon, magka-caption ako ng di maganda, 'di ba? Itong si lumilitaw nga po doon si VP Sarah, ang may masamang meron ng evil motive, 'di ba? Kasi minasama na pala nila 'yon. Sabi according to Harry Roque ha, na may evil motive na raw na ipadala doon. Di ako si Sarah ang may masamang intention. Na misinterpret niya 'yon, 'di ba? Kenkoy naman talaga siya kung alam ko lang nang ganoon 'yon nung una pa. Sana sa mga taga Davao City na nagsasabi sa akin noon 'yan, pinaniwalaan ko na. Sino ba 'yung sino nga pala bago tayo dumiretso rito? Sino nga pala 'yung sinasabi nila na babae daw na abogada pagkatapos graduate ng law ay nag-apply sa PAW, 'no? Para maging PAW lawyer, syempre. Alam naman janitress. Kaya lang hindi po nakapasa kasi daw kulang sa hindi po bumagsak pala dahil sa neuro test. Alam ko lang ang criminology students, 'di ba? Yung mga security guards, ito yung merong neuro test. No, pero etong tao na to, tong abogada babae raw eh. Babae raw eh. Sabi ko grabe. Hindi nakapasa. Hindi, ibig sabihin kasi kapag hindi po nakapasa doon, may problema ito sa emotion niya. 'Di ba? Yung nagpapangibabawan ng kanyang emotion. Oh, tapos doon na babase yung kanyang reaction. 'Di ba? Sino kaya 'yun? Tinanong ko lang sa inyo kasi hindi ko alam yung sagot. Okay, so pakinggan natin 'to muna, tong leak audio na 'to. Lisa to Katoning. Ito na po mga kababayan. Hi, Katoning. How are you? Okay, so this is my latest marriage test because out, no more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, ipacti staff. He, between you and I, he even tried to sweet talk bomb. Huwag mo na ako ikwento dito na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to. Then bahala na ako. But you know, hindi naman sa out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trust, I can't tell you, but don't say it from me. I'll give you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. Ganon. Okay.
Bukod pa dito sa audio message na to, meron pa dating ipinalabas din si Maharlika na ganyan din, garbled rin yung message. Okay. Now, ang tanong ito, ha? Gaano ka close itong gaano ka close na magkatropa? Hindi naman magka-relihiyon 'yan si Katun Ying at saka si FL. 'Di ba? Hindi naman sila magka tawag dito magkaibigan na katulad nung alam niya yung talagang super close. Kaya pala may mga kantsaw na labya, 'di ba? Nasa t-shirt yung ganun. Hindi, alam niyo nung una pa lang Mishi, yun ang sinasabi ko noon pa na hindi ako naniniwala diyan na yan ay leaked convo. Ang tanong ko na nga nung una dyan, naalala ko yan, a year ago, nung unang maglabas-labas ng ganyan si Maharlika, is, papaano niya napunta sa inyo? Sino ang nagbigay ng kopya? Di ba? Malabo naman po, na yan ay, tawag dito, kinuha ng DICT o ng, yan, ng DICT. Tao ng, not DICT, NTC. Okay? Nakinuha ng NTC yan. Kasi yung mga messages po natin, may mga kopya yan eh. Nakukuha nila yan eh. Lalo na kung via phone, yung dadaan sa SIM card, makukuha nila yan. Ngayon, nung nilabas nila ito, kasabay rin po kasi niyan yung nabalita na mga yung voice cloning na sa, yung boses po rito, ha, so pinakinggan natin audio na to, may mga timbre po rito ng boses na tumutugma roon sa timbre ng boses ni FL. Okay? Pero kung titignan ninyo, di ba, maglalabas ka ba ng ganong klaseng audio, ipapadala mo, i-chismis mo ng ganon? Eh, pwede naman yung tawagan sa telepono si Tun Ying para masiguro na sa kanya mapupunta yung message. Di ba? Ay nako, ito yung isang nabalita na hindi na kasi available ang website nito eh. Yan, sabi rito, si Patring po yung yung sumagot, taga PCO. Yan, sabi ni Patring, actually, di ba? Actually, di ba, ang dati po ang problema natin, mga may makikita tayo sa social media na mga quote cards at mga memes lang. Ngayon, iba na. Pati kasi yung boses, mayroon na. So talagang mahalaga na tigilan yan at tigilan yung ganitong uri ng fake news dahil may potensyal itong magdulot ng malubhang pinsala sa ating foreign relations and national security. Well, actually, buti nga nakarating na rin sa kanila yan. Actually, January pa lamang po. January last year pa. Okay? January last year pa. Kinontent na ito ni Go Philippines. Pinupunan niya na yan kung nagkakamali. Ina-address na rin niya yan sa PCO. Ang problema ang PCO, hindi nagre-react. Now, napakinggan ko kasi sa balita, yung deleted na yung channel na yan sa YouTube eh. Pero may mga naririnig na rin ako dati, may mga nagme-message sa akin na naririnig ko yung ganyang klaseng boses. Meron pa nga niyan, boses ni Apo Lakay. Dati. Kaya nga nung marinig ko itong nilabas na ganito ni Maharlika, hindi lang ito eh, meron pang iba rito dati na nilabas yan. Yung kinokonect niya sa smuggling, meron pa noon. Na para palitawin na inuutos nila Attorney Lisa yung pag-i-smuggle draw. Diba? Tinitira nila si Martin Araneta at saka si Michael Ma. No. Na-connected rin naman doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. No. Na inakusahan dati rin ng smuggling at ngayon, kinoconnect na naman nila sa administrasyon ni PBBM. Now, anong ibig ko lang sabihin dito? Unang-una, yung audio message na yon, hindi ka panipaniwala kasi unang-una abogada magse-send ng abogada na propesora ng law, asawa ng presidente, galing sa kilalang pamilya sa bansa natin, 'di ba, na yung pagiging masinop, maingat sa mga gawi, sa mga gawain, bata pa lamang yung mga yan, tinitrain na yan. Kaya nga natatawa ako sa mga pinipintas-pintas nila na
hindi niyan alam ang manners, kaysa dugiyot manamit, yung mga ganon. Ang nagsasalita, sorry ha, pero pekpek lang ang puhunan, kaya nakarating ng Amerika. Para si Vivian Velez lang din kumakapintas. Kaya nakilala sa Pilipinas dahil sa pekpek lang ang kanyang puhunan. Diba? Tapos ang problema sa mga Pilipino, anak ng baka, pinagpapapanipaniwalaan na. Yung dito, to talaga naman po magre-react talaga rito. Ito na po. Magre-react dito si Attorney Vic Rodriguez. Sabi nga niya alam ni PBBM yan. Okay, alam ni PBBM yan na sa lahat, kung ayaw na ayaw niya, na idadamay ang kanyang pamilya. Sabi nga niya, ang gentleman's agreement, yung pagka hindi na tayo magkasundo, tayo-tayo lamang yung mag-usap. Hindi natin idadamay yung ating mga, yung ating pamilya, yung ating mga asawa. Now, yung sinasabi nila Maharlika na ginawang ganyan, ha, i-chinismis kay Tunying, si Attorney Vic Rodriguez, palagay ko yun eh. Di ba, pagmumulan ng awa yan ng mag-asawa, ng presidente, at saka dito ni Attorney Lisa. Kasi, di ba? At saka sa mahabang panahon po, matagal nang magkasama. Di ba? Magkasama na sila, matagal na. 6 na taon mula 2016. Magkasama na si Attorney Vic Rodriguez at saka si PBBM. Malalim na yung pinagsamahan nila. Ang nagustuhan ko rito sa interview na to, nakumpirma kasi yung sinasabi ko palagi pa na totoo na meron si Attorney Vic Rodriguez ng dokumento na administrative order na ina-appoint na siya ni PBBM doon sa posisyon na kanyang hiningi. Ang di ko lang kasi maintindihan dito ay bakit itong kanyang desisyon ayaw niyang magpasailalim sa scrutiny ng Commission on Appointment. Yun lang. 'Di ba? Kasi kung hindi, kasi para sa akin ha, okay lang naman na hindi ka ipasa, hindi ka palusutin. Kasi sabi niya kay PBBM, alam niyo, naging kongresista ka rin naman, alam mo naman na walang tamang sagot diyan. Totoo 'yun. 'Di ba? Kapag ayaw ka ng mga kongresista at senador, hindi ka nila palulusutin. Kung hindi man ako, kung ako kalagayan niya, hindi man nila ako pinalusot, pero hanggat nai-enjoy ko ang tiwala ng aking presidente at ang presidente ay willing akong ilagay sa ibang posisyon, willing siya na makasama pa akong magtrabaho sa kung saan ipinaglaban namin dati ng mahabang panahon, ng nagtagumpay na kami, at gusto niya pa rin akong makasama sa trabaho, then I'll go for it. Di ba? Yun ang hindi ko naintindihan rito. Bakit yun ang naisipan dito ni Attorney Vic Rodriguez? Well, that is his personal, di ba, decision na hindi siya magpasa ilalim. Pero sayang eh. Sayang. Kesa sa yung ganito na nagagamit siya ng mga taong baluktot ang takbo ng pag-iisip. Kasi wala naman akong naririnig rito kay Attorney Vic noon na masama eh. Na yung gaya ng ginagawa nila Maharlika, and then mas worse etong si Glenn Chong na posisyon lang pala ang habol, pakinabangan, kumbaga sikmura lang, mabusog lang siya, then kaya niyang pagtakpan ng lahat. Aba, yan ang nakakatakot. Di ba? Kasi kung tunay kang leader na may malasakit sa bayan, at yun po ang paniniwala ko kay Attorney Glenn Chong dati, eh matino siya, matuwid. At walang posisyon na makakapalit sa kanyang prinsipyo sa buhay, which is maling-mali pala ako roon. 'Di ba, posisyon lang ang kapalit? 'Di ba? Hindi ko sinasabing totoo ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi ko rito is walang kainte integridad na si Attorney Glenn Chong. And then tong leaked messages, voice message na to, hindi rin ito kapani-paniwala dahil nga po sa nauuso na. Hindi naman ito ngayon lang nauso eh. Noon pa nauso yan. 2021 pa. Kaya meron na ako naririnig noon na isang content na pro-Marcos na minimimik niya yung boses ni Apo Lacay. Maganda naman yung sinasabi doon sa content na yun. Kaya hindi po namin ito nako-call out. Pero meron yan. At marami, ang masakit lang doon kasi, minsan itong gumagawa noon, eh mukhang naniwala rin po sa content ng mga ginto-ginto. Kaya nakakarating sa akin. Kasi sinasabi na may video na sinabi ni Apo Lacay na
inutos niya sa kanyang asawa ibigay yung mga ginto sa mga Pilipino. Eh alam ko yung buong istorya nun, kung bakit hindi natuloy yung pamimigay ng mga ari-arian ng kayamanan ni Apo Lacay, yung 90% na yon sa mga Pilipino through the Cory administration. Okay, hindi po sa kung sino-sino't ano-ano pa mang pundasyon o mga foundation na yan ng mga scammer. Kaya hindi ko ano yun. Kaya nakakarating sa akin yun. Kaya alam ko. Pero yung sabihin na pinalilitaw rito ni FL na chinismis, nako, nakakahiya lang din dito kay Attorney Vic Rodriguez dahil pinatulan ito. Rather than sana kinontak niya muna sina FL na, "Ma'am, kayo po ba yung ang nagpadala? Totoo po ba yung audio message na to?" 'Di ba? Bakit naman po ganun? Ichinismis nyo pa ako na nakakahiyat ako, eh, nagwawala na. Nakarating rin sa akin kasi dati yan na itong si Attorney Vic Rodriguez daw ay nagwawala na rin sa kanyang opisina, sa opisina ni PBBM dahil nga appointment niya, 'di ba? Maaapektuhan ang kanyang kusina. Oh. Magugutom yung kanyang pamilya. Sabi ko, malaking katarantaduhan naman yung ganyang klase na magsasabi ng ganyan. Kasi taga Quezon City si Attorney Vic Rodriguez, may negosyo yan yung sa dyaryo nga nung nakaraan na kung saan nag-divest na nang mula nang manalo dito si PBBM, ay nag-divest na siya. O, yung dyaryo na yun. Pero bukod doon, may iba pang negosyo sila Attorney Vic Rodriguez. Katunayan, ito pong isang kasama ko sa Lupon, taga Pamayapa, ay tauhan ni Attorney Vic Rodriguez. Ito hong si Go Philippines 2.0, ang asawa niya ay tauhan po nito ni Attorney Vic Rodriguez. Nababatikos namin si Attorney Vic Rodriguez recently dahil dito sa ginagawa niya na pagsang-ayon, pagsama rito sa mga bitter sa Pilipinas. To the point na nagpa-drug test din siya at na sumakay na sa trip ni Harry Roque. 'Di ba? Panawagan nila na mag-drug test din ang presidente para matapos na raw ang lahat. Para namang pag ginawa ng presidente 'yan at magnegatibo, eh talagang matatapos ang lahat. Sisirain lang nila 'yun eh. O, pwedeng kung bakit ganun sila ka-eager na magpa-drug test ang presidente dahil al confident sila na mapapalabas nila itong positibo. O, ang gamit nilang ebidensya kasi decade ago na. Decade na yung edad, 'di ba? Hindi na ganoon ka-credible talaga at napatunayan naman na sablay. 'Di ba? Mismong ahensya ng PDEA dininay ang existence nito. Oh. Yeah, nako. Sorry for Attorney Vic Rodriguez, mukhang yung pag-react niya rito, mas mainam sana kinausap niya muna etong si FL. Tinanong niya muna kung totoo ba ang audio na 'to. 'Di ba? Ang problema rin sa mga kababayan natin, katulad rin ni Attorney Vic Rodriguez, ay uto-uto rito kay Maharlika. Hindi nila alam eh, sinasayawan lang sila ni Maharlika, humahalakhak lang ito dahil ang laki na lang kinikita sa mga paniniram puring content niya at paggamit. Delikado po dito si Attorney Vic Rodriguez. Ah, dahil oras na si Attorney Vic Rodriguez ay tumanggi na sa discarding ganito ng paninira ni Maharlika. Nako, naalala ninyo si yung mahilig magmura na suspendido ng Supreme Court. Oh, di ba? Yan. Oh, ano ginawa niya nung hindi na pabor ang sinasabi nito? Binanata na siya ni Maharlika. Oh, dati puring-puri niya rin 'yon. Di ba? Ganyan ang style ni Maharlika eh. Sasabihin niyang sinabi ni ganito, meron akong problema. Diba? Kapag kinontra doon, tama ho kayo, pag kinontra na si Maharlika, nako, eto na, magiging bayaran ka na, natakot kilisa, kasi baka magurgur. Yung mga ganon, yung mga bagay na imposibleng, papaano nakarating sa kanya, papaano nga nauwi siya sa ganong klaseng conclusion? Na parang as if, nandun lang siya sa tabi. 'Di ba? Halatang halata yung kanyang paninira lang ang ginagawa niya. Tanga na lang talaga mga Pilipinong nagpapaniwala diyan kay Maharlika. At ngayon, etong mga tanga, kailangan nilang patunayan yung existence nila sa Linggo ho, bukas. Maawa naman po kayo, sumipot po kayo sa Maisugrali. Okay?
Eh, gawin nyo naman sana, ano, gawin nyo naman sana 10,000 kayo doon. Ay, ano, sila magpatunay na addict si PBBM. Tama. 'Di ba? Ako sa show nila 'yan. Sabi nga eh, dapat kayo na nag-aakusa, kayo yung magpapatunay. Oh, nagpa-drug test si Attorney Vic. So ano napatunayan nun? Napatunayan nun na hindi siya addict. Bakit? May akusasyon bang addict siya? Eh si BBM, meron bang akusasyon sa kanyang addict siya? Wala. Eh, mga, di ba, alam niyo yung pagka nagdididikit kayo kay Maharlika, nagmumukha lang kayong tanga eh. Di ba? Nagmumukha lang kayong tanga. pagka nagdididikit kayo, tagpapaniwala kay Maharlika. Tapos at the end of the day, kayo rin mismo ang ipapahamak niyan. From Raquel, that's AI, common sense, sa nakuha yung voice recording. Diba? Alangan naman si Katunying, since si Katunying, kay Katunying intended yung message. Ang palusot po nila dyan ay na-missent ni FL sa ibang tao. Ang tanong, na-missent, bakit nakarating kay Maharlika? Diba? Eh kasi yung ganyang pagpasa ng ganyan, ng conversation, eh yan e eh, violation yan ng wiretapping act. No. Violation po yan. Na lalo't ganyang deny votes pa niya in public. 'Di ba? Kaya lang nakakatawa lang rito kay Attorney Glenn, kay Attorney Vic Rodriguez eh nagpapaniwala rito kay Maharlika. 'Di ba? Bakit hindi pwede ho ba po pwede na kapag ka bitter ka sa mundo, eh pwedeng mag-isa ka na lang? Ikaw lang suluhin mo kasi yung reason mo about your bitterness, eh personal mo yun eh, di ba? Bakit ba kinakailangan tuparin palagi yung kasabihan na birds with the same feather flocks together? Tama po, di ba? Yung mga bitter, kailangan magsama-sama yung mga bitter. Ang gagawin nyo, mag-Jericho Wall March, di ba? Ganun. Okay, sabi, wiretapping naman, bakit di demanda ng government yan at ipa-deport na nanggugulo na sa government? Well, yun nga yung problema eh. Ayaw po. Mismo kay Attorney Lisa na sinabi niya na she was expecting na ano na lang, na after 1,500 days, eh, magsisitahimik din tong mga to pag natapos na yung termino ni PBBM. Diba? Pero sana, ito pong itong solicitor general natin, dapat po itong mga taong ito, pagkakasuhan to eh. Diba? Sayang naman yung pasahod sa soldier natin na tauhan ni dating Pangulong Duterte, kay Menandro Guevara. O, petiks na petiks lang dun sa loob ng opisina niya. Diba? Dapat nga po sila yung kumikilos dito. Kahit na sabihin pa natin na walang order ang presidente. Alam niyo yung paghahanap ng mga order, ng utos? Yan po ay mga tamad lang ang nangangailangan yan. Diba? Maliban na lang kung sundalo kayo na kailangan ninyo ng utos ng commander bago gumalaw, parang robot. Diba? Pero common sense, trabaho, dapat, gampanan nila. Sinisira ang gobyerno. Pinakamataas na abogado ng pamahalaan, walang iba kung hindi ang Solicitor General. Well, ang Solicitor General, dapat kumilos talaga. Diba? Trabahuin niya. Sampahan ang kaso yung mga taong mapanirampuri na ninira rito sa ating gobyerno. Naalala ko kasi lang dati, nung bagong simula pa lang administrasyon na to, nag-usbungan agad yung mga, marami yung mga kapwa nating vloggers nakasama nung kampanya pero naging presidente na si PBBM. Nako, eto na, naoperahan na po sila, no? Ng ibang mga politiko, ng ibang may mga vested interest. Biglang naging galit na kay FL. Dating cute na cute kay FL, matapos ang halalan, nako, acute na si FL sa kanilang mga paningin, sa kanilang mga content. Oh. Tapos later on, biglang magiging, na-realize ko, mali nga pala, ba't ba napaniwala ako ng mga yun? Di ba? Sabi ko, ano gusto niyong mangyari? Maghiwalay si BBM? Si PBBM? Si President Bongbong? At saka etong si FL? Mag-asawa yan. At kung issue ng loyalty, dahil ang una nilang question noon is the loyalty ni FL daw kasi dilawan daw yung pamilya. Yan daw yung magpapabagsak. Gago ba kayo? Pag pinabagsak niya ang asawa niya na presidente, pinabagsak na rin niya sarili niyang pamilya.
Di ba? Oh. All right, iwan muna natin itong leak audio ni ano ni Maharlika na. I'm sure frustrated na naman sila dahil hindi siya magiging frustrated rito kasi nakuha niya ng mag-react si Attorney Vic Rodriguez eh. So masaya rito si Maharlika. 'Di ba? For Attorney Vic Rodriguez, well, sorry na lang sa kanya kasi he missed one thing. Dapat verify niya mismo direkta kina FL. Anytime naman pwede siyang pumunta ng Malacañang eh. Anytime naman pwede niyang tawagan. I'm sure meron siyang contact details sa mga 'yan. 'Di ba? At lesson lang, 'wag masyadong magdedicate sa kapwa bitter. Para hindi sumama ang itsura sabi nga ni FL. Okay.